Ingit ka lang kay Jane. Sino ba to? Baka naman naiingit lang to kay Jane dahil wala siyang trabaho. Sinabi ko talaga doon na I didn't find any oozing sex appeal with Jane. Yun nga lang talaga, iniisip ko, as Darna, meron dapat, alam mo yun, yung ibang mga lalaki nagpapantasya sa kanya. So with Jane, hindi ko talaga nakitaan ang ganun yun sa kanya. Napanood ko sa show nila Nanay Christy na nagkaroon sila ng blind item doon. Parang naging goal ko is to have a rich boyfriend. So I will say na yes, ako siya. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sausuera with a heart. What's up mga kasausuero? Eto na nga ang talaga namang pinakahihintay at talaga namang inaabangan ng lahat ng mga chismoso, chismosa, sausuero, sausuero sa ang sulok man ng mundo. May I introduce to you the funny, sexy, and brutally honest, the Queen Sausawera, none other than R.R. Enriquez! At dahil marami ang nag-abang at talaga naman pinag-usapan at talagang hinihintay yung mga, alam mo yung pagiging Sausawera Queen ko, kaya naman, eto na, ginawa na natin siyang vlog para naman talaga mabigyan natin kayo ng mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa showbiz happening. Kaya naman, ready na ba kayong sumausaw? So for today's video, ano nga ba ang mga nagaganap sa social media na talaga namang sasawsawan natin? So syempre, ang magiging una nating topic ay walang iba kundi sino pa ba ang pinag-usapan at talaga namang marami ako nakuha mga bashing dito and positive comments din naman. Syempre, si Darna, Jane De Leon. Ano nga ba yung mga sinabi ko sa kanya dun sa first interview ko kay Mr. Ogie Diaz? Siyempre, sa umpisa, akala nila binabash ko lang si Jane. Pero the truth is, I'm just giving my honest opinion. Sinabi ko talaga doon na I didn't find any oozing sex appeal with Jane. And siyempre, opinion ko yun. Kaya yun talaga yung sinabi ko. But now na nakita ko na yung Darna, medyo naging ano tayo, medyo bumait tayo ng konti. Bumait daw! Hindi, eto. Sinabi ko sa kanya na she nailed it. In all fairness, bumagay sa kanya si Darna, especially nung nag-costume na siya. Kasi nakita ko talaga sa kanya na sexy naman talaga yung bata. Yun nga lang talaga, siguro kasi ako, iniisip ko, as Darna, meron dapat, alam mo yun, yung, hindi ko sinasabing maniac ako ha, or pervert ako whatsoever ha. Ang sinasabi ko, dito kasi sa Philippines, si Darna is known as a hero, di ba? Pero yung ibang mga lalaki nagpapantasya sa kanya. Hindi naman natin may iiwasan yun. So with Jane, hindi ko talaga nakitaan ng ganun yun sa kanya. Ine-expect ko na kahit paano magpapantasya ka sa kanya, pero wala. But, good thing about this is, pinatunayan ni Jane, eto nga yung sinabi ko, pinatunayan niya na hindi kailangan maging super sexy or pa-sexy to prove that you're sexy, Darna, na pinagpapantasya because of your body. Siguro, nasanay kasi ako na kapag Darna, pina-fantasize agad. Dahil nga maraming manyak sa Pilipinas, isa na ako doon, joke. But sa character na nakita ko, parang na-gets ko na they wanted to show us na hindi lang pan-sex symbol, sexy fantasizing you, Darna. You can love her and focus on her other characteristics, a strong, defined, classy, young, empowered Darna. So yun naman, pinuri naman natin siya. Sabi ko naman sa inyo eh, kapag may nakita akong maganda, pupurihin natin, hindi lang kay Darna, sa lahat ng mga artista. Yun nga, sabi ko, di ba, we will not sugarcoat, but we will tell them an honest opinion and comment. So ito na nga, nakakatawa kasi nagpasalamat din sa akin si Jane De Leon. So thank you, Jane, kasi buti pa si Jane kahit paano, di ba, na-appreciate niya yung mga gantong constructive criticism. Maganda yan, ipagpatuloy mo yan, Jane, kasi I know mas malayo pa yung mararating mo kasi alam mo yun, tumatanggap ka ng mga criticism. Tapos ito, nag-post si Jane na umiiyak ang mother niya after mapanood yung transformation to Darna. Syempre as a mom, maiintindihan mo yun na talagang, syempre ang mommy talaga or ang mga parents natin, isa talaga sila sa mga number one na nagiging proud para sa atin. And there's nothing wrong with that. I am proud and happy sa mommy ni Jane na napaiyak siya sa transformation ni Darna, which is siguro kung ako din naman yung nanay, talaga rin naman gagawin ko yun. Iiyak din naman talaga ako. And siguro feeling ko kasi nga sa sobrang dami ng bashing and hating na nakuha ni Jane De Leon as Darna, siguro talaga naging emotional lang si mommy sa transformation ni Jane.
Tapos ito pa, ano nga ba ang reaction ko sa ano sa interview ni Mr. Ogie Diaz kay Jane? Alam niyo, sa totoo lang, nung pinapanood ko yung interview niya, somehow, nakarelate ako. Kasi ako, katulad din ako ni Jane dati, na nanggaling din ako sa hirap. And tinry na sumubok na, alam mo yon, kapalaran dito sa showbiz. And hindi talaga ganun kadali. Kung ano yung mga naranasan ni Jane before, bago siya, alam mo yung maging si Jane ngayon, naranasan ko rin. Yun nga lang, hindi ko naranasan sumikat. So magkaiba yun. Siya sumikat siya at nagkaroon siya ng, alam mo yon, ng chance to be Darna. Ako hindi, pero I don't care. Somehow, alam ko, Jane, and I'm praying for you na one day talagang umasenso ka pa. Siyempre, yun naman talaga yung gusto natin para sa sarili natin at sa family natin, yung mayaahon natin sila sa kahirapan. So eto na nga, marami rin tayong mga nakuha mga hate comments and positive comments from Mark Christian Veloria. So from Sir JCTV, Jane just nailed it. She's just perfect for the role. The ending is like a scene from a movie. No doubt she's Darna. Scenes, actings, and effects are awesome and seems like real. Kudos to ABS-CBN for giving us quality teleseries to watch. So ito naman sa aking Instagram account, marami rin nag-comment. Ang sabi, bakit daw kino-question ng mga tao ang opinion natin sa mga bagay-bagay? Hindi naman pwede na same tayo lahat ng gusto. Totoo naman talaga yun. Susme, eh kung di ako nagagandahan kay Jane, lalo na siguro siyang hindi nagagandahan sa akin. Lol. Eh ano ngayon? Okay lang yan. Huwag masyadong mairita. Nakakatawa rin talaga yung mga comments, no? Sometimes, alam nyo ba, wala akong ginawa kundi magbasa ng mga comments kapag alam mo yung bored ako. Kahit hindi sa akin yung issue sa mga ibang tao, sa ibang mga artista, babasahin ko yung mga comments sa kanila, then tatawa lang ako ng tatawa. Minsan talaga, ang mga tao, no filter na talaga ngayon eh. Okay, ito naman. Sabi ni Kasawsawerang, I am Jewel. Sa wakas, may maganda ka ding sinabi. Grabe naman kayo, before ako nagsawsaw, di ba? Sabi ko lagi ako may hashtag na sawsaw with a heart. I will just say my honest comment and opinion. Pero syempre, kung pangit, sasabihin ko pangit. Kung maganda, maganda, di ba? Ganun lang yun. Ah, ito naman, sabi. Ito yung mga hate. Inggit ka lang kay Jane, the best Darna Jane. Tingnan mo ngayon si Jane, trading agad. Darna niya ngayon, nangaka. Trading o trending? Charot. Ayun na, may mga nag-aaway-aaway na dito. Kinurek na rin si ate, ano, Santos Jenny. So ito pa sabi, sino ba to? Baka naman naingit lang to kay Jane dahil wala siyang trabaho. Sana ginawa niyong delay ni Darna bagay sa kanya. RR Enriquez, may mga lesson, one thing is never judge a person na di mo pa nakikilala talaga, and may mga lesson talaga na matututunan from you. Sabi ni Kasawsawerang Sherry De La Cruz. Totoo naman yun talaga, do not judge the book by its cover. Tiyak. Hindi, do not judge a person talaga. I think naman, as a Sawsawera queen, I'm not judging the person or any artista na pinopost ko. Nagbibigay lang talaga ako ng mga honest comment and opinion. So, yun lang po. Ayan. I doubted Jane at first, sabi ni Kasawsawerong JP Orenciada, but now I can say she really is the best pick. She has the teenage charm, but with a strong personality, ang ganda niya. Okay, lastly, from Flor de Luna, goosebumps when she shouted, Darna! Choosing her as Darna is the right and best decision they've ever made. Love you, Jane De Leon. We will support you. At dahil dyan, congratulations, Jane De Leon, our new Darna, di ba? Soar high, Darna. And we will be praying for you na sana mas, ano ka pa, magkaroon ka pa ng maraming project kasi deserve mo maging si Darna. And of course, sana no, one day no, makapag-guest ka dito sa vlog ko. Kung gusto mo rin maging kasawsawera, charot. Or ako na lang yung mag-guest sa Darna. Kasi marami nagko-comment eh, bakit daw hindi daw sumali sa Darna as one of the villain, sabi nga ganun. So why not, di ba? Malay mo, may maka-discover sa ating ano, director. Charot, joke lang. So again, congratulations, Darna! Darna! Pangit, kaya hindi rin ako nakuha eh. Hindi maganda. Sa'yo na lang yan, Jane. Sa'yo na lang yung bato. At ito na nga, nagbabalik tayo dahil meron akong ibibigay na bonus para sa inyo. Dahil ito yung pinaka-pilot episode natin as a Sawsawera Queen. Ano ba yung topic na ibibigay ko sa inyo? Siyempre, hindi ko alam kung lahat nakakaalam na kasi hindi naman yata siya masyado nag-trending kasi hindi ko siya pinansin, hindi ko siya pinost. Kasi gusto ko, dito nyo siya unang mapanood sa ating pilot episode ng
Queen Sausawero Vlog. Ito yung ano, napanood ko sa show nila Nanay Christy na nagkaroon sila ng blind item doon. Actually, marami ang nagko-comment sa akin. Marami ang nagtatag. So, ipapakita ko sa inyo yung mga comments sila. Sabi nila ako daw yung nasa blind item ni Nanay Christy. Magaling mang chuchu ng datong sa mga nagiging jowang DOM. Ay, hinot! Kutan niya. At hindi basta 100,000, hindi ganun siya manghingi. Milyon! Paldo, ha? Milyonan. Manghingi siya at Christine ng pambili na kung sasakyan o whatsoever. Marami siyang drama sa buhay. This, buy me this, I need this. I want to go to Chuchu. I want to go America. I want to buy something for me, not for me. For my family. Please help me. Ganun ang drama niya. Pag-pamilya, ha? Ang dami niyang pinabibili, sobra-sobra, doon sa budget na ibinibigay sa kanya. Pero hindi lang siya. At isinasama pa ang pamilya. Yun! Ay, nadali rin! Ang pangalan ba nito yung baigsi lang? Oo, parang ay, ano lang, letter-letter lang. Ang apelido ba nito, may kapelido na isang news anchor? Ay, wakang ganyan, baka hindi kita tantanan. Excuse me po! And to be honest, nung pinanood ko yung video na yon, sobrang tawang-tawa ako. Tatlong beses ko siyang pinanood ng buo para lang makonvince ko yung sarili ko na ako nga yata talaga yung nasa blind item. Kasi dalawang name, tapos yung Enriquez, yung newscaster, parang akong ako. Kaya lang, merong ano eh, merong twist, alam mo yon. Sabi nga nila, diba, there's always two sides of story. Basta ganun, laging may dalawang storya. So ako, naniniwala ako na yung bina-blind item nila na yon pertaining to me talaga. Kasi it's very obvious. Kung yung mga kasawsawera nga natin, diba, sinabi na ako daw yun. So I will say na yes, ako siya, pero mali ang information. Which is, I will say na hindi po totoo. Although, merong mga somehow totoo. So a little background lang para lang medyo makilala ninyo si Queen Sausawera. When I was young, I came from a poor family talaga. So, ever since I was young, I told myself talaga na kailangan maging mayaman ako kapag lumaki ako. And then, which is isa na sa mga, alam mo yun, parang naging goal ko is to have a rich boyfriend. Bakit hindi? High school pa lang ako, mayayaman na yung mga nagiging boyfriend ko. Kung hindi anak ng money changer, anak ng mayor, pero mga puppy love lang po yun. But as I grow older, na-realize ko, hindi naman sa pagiging mukhang pera siguro yun eh. Alam mo yun, I'm just being wise. Kasi syempre, pag galing ka sa mahirap, talagang iisipin mo talaga maging, alam mo yun, yumaman ka, ganun. So nagkaroon po tayo ng boyfriend talaga na mayayaman. And lahat po talaga ng mga naging boyfriend natin mayayaman. Pero yung sa blind item, ang dami namang nilink sa akin, ang dami namang mga, tas DOM pa. I think sa lahat ng mga nakakakilala sa boyfriend ko ngayon, we've been together for 13 years, si JJ. And yes, I call him my DOM. Like ko talaga sinasabi sa kanya yon. Ano ko siya, DOM ko siya, kasi he's older than me, like 10 years older than me. But, hindi rin siya yung tinutukoy dun sa ano yung sa blind item na yon. Pero yun nga, ang masasabi ko lang po, I think ako yung sinasabi nila dun sa blind item, but hindi rin po totoo yung mga sinasabi nila na kung sino-sino mga pinagpapatugan. Yes, I admit, nagkaroon po ako ng mga mayaman na boyfriend, and even my boyfriend now is rich, si JJ, diba? So, yun lang po. And meron akong ibibigay na advice sa inyong lahat. I think itong anong to, yung blind item na yon, gusto ko na rin tong bigay itong opportunity na to para makapagbigay ng konting advice sa lahat. Na itong ganitong klaseng pamumuhay, hindi po siya dapat ginagawang katatawanan. Kasi ako, nanggaling din po ako sa mahihirap. And marami po akong kilala talaga na alam niyo na nagbo-boyfriend talaga sila ng mayayaman. Siguro kasi hindi natin alam po ano ba yung mga naging reason nila bakit nila ginagawa yung mga ganun. Baka mamaya, nag-boyfriend sila ng mayaman kasi may sakit yung nanay nila, kailangan ng pagpa-ospital. Hindi ko sinasabing tama siya, but we shouldn't judge the person doing that. But me, kung ako ang tatanungin ninyo, I will never do that again. I mean, kung halimbawa, ma'am, kung mabibigyan ako ng chance, kasi mas maganda talaga na nagtatrabaho ka para sa sarili mo. And mas maganda na, alam mo yun, lahat ng kinikita mo, lahat ng pera mo nanggagaling sa magandang paraan. Just like now, ako nagbi-business po ako and I'm really doing my best para makapagtrabaho at mabigyan ng sustento yung sarili ko at ang pamilya ko. But again, I just wanted to say na I'm not mad with them kung halimbawa man na nagba-blind item sila ng kung sino-sino, especially me, kung na-blind item man nila ako. Hindi po ako galit, natawa talaga ako. Kung yan po yung trabaho nila, then ganun naman talaga yun. For as long as na they didn't say any name, ako na lang po yung nag-drop ng name ko kasi nga ang daming nagtatag sa akin na ako daw ba yun. So, yun po. Yung blind item, hindi po akma sa story ko. So, I will say na that's not the real me. Sabi naman ni Kasawsawerang, unlive o meetup,
Kahit wala siyang pelikula, marami siyang pera. Dati niyang karelasyon, may-ari ng Soler at si Mike Enriquez. Nakak! Grabe naman, ngayon naman si Mike Enriquez na yung karelasyon ko. Ano ba yan? Akala ko siya lang yung apelido ko sa blind item. My goodness, nakakatawa. Ayoko na talaga sa earth. Siya yung mautak, binenta yung bahay na mansyon sa Alabang bago pabawiin ng matandang boyfriend. OMG, I really wish talaga na meron akong bahay sa Ayala, Alabang. Alam ko, madalas kami magpunta dyan dahil yung best friend ni JJ ay taga Ayala, Alabang. Wini-wish namin na sana meron kaming bahay dyan. Sad to say, wala. And hindi ko pa talaga na-experience tumira dyan sa Ayala, Alabang. At magkaroon ng bahay dyan sa Ayala, Alabang. Oh my goodness, edi sana sobrang yaman ko na. But anyways, again, hindi ako naaasar, hindi rin ako galit. Sinasawsawan ko lang ang sarili kong issue para at least maging fair ako sa inyo. Para alam niyo, wala tayong pinipiling sasawsawan. Kahit sarili ko, sasawsawan natin. So ito naman ang sabi ni kasawsawerang Miss Tea Time. Si R.R. Enriquez, yung dating kabit ni Razon na may-ari ng Soler. Soler is yung hotel dyan sa May Pasay. And so, napa-research talaga ako sa Google kailan ba tinayo ang Soler Hotel. And nakalagay, 2013 tinayo yung Soler Hotel dyan sa May Pasay. And 2009 kami na po ni JJ. OMG, nakakatawa. In all fairness, wala naman kami naging issue ni JJ sa mga kabit-kabit kasi lagi ko tong kasama as in. And 2011, I already have a business na Rejuva. So alam mo yon, medyo tricky talaga yung mga ano, yung mga chismis. But wala na akong pakialam. Ang importante, kilala ko ang sarili ko, kilala ni JJ kung sino ako. Yun ang yung mahalaga sa amin dalawa. So, I'm not mad kay Nanay Christy at dun sa dalawa niyang kasama. Sobrang ano naman po ako, sport na tao naman ako. But again, this will be my last comment dun po sa blind item na yon. Siyempre, binigyan ko lang kayo ng konting pa-bonus para sa sarili ko, para gift ko na sa inyo, para makilala nyo naman kung sino ba ako ng konti. Ayan! Dahil natapos na po ang una nating episode, mga kasawsawero, kasawsawera. Kaya naman gusto ko po magpasalamat sa inyo dahil, siyempre, sa support ang binigay ninyo po sa akin habang nagiging sawsawera tayo at sawsawero. Maraming salamat po sa mga positive comments and then sa mga haters din. Of course, I still wanted to say thank you. So maraming salamat po and I just hope na supportahan niyo pong lalo ito pong new vlog show ko as a Queen Sawsawera. And please, kung meron pa po kayong mga gusto nating sawsawan, mag-comment lang po kayo and then sabihin niyo lang po, nang sabihin sa akin kung sino yung mga sasawsawan natin at sasawsawan po natin ang sasawsawan niya. Again, in a world full of hate, judgments, pretensions, fake it till you make it attitude, let's still be the Queen Sawsawera with a heart. In a world full of hate, pretensions, judgments, and fake it till you make it attitude, let's still be the Sawsawera with a heart.